Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw, Asiria, ang gagamitin kong pamalo, ang tungkod ng aking pagmapuot. Isusugo ko siya laban sa isang bayang walang Diyos, isang bayang kinapopuotan ko, upang ito'y wasakin at samsaman ng lahat ng yaman at tapakang parang putik sa lansangan. Ngunit hindi ganito ang binabalak ng hari ng Asiria. Wala nga ito sa isipan niya. Ang layunin niya'y wasakin ang maraming bansa. Sapagkat ang sabi niya, nagawa ko iyan dahil sa taglay kong lakas at karunungan. Inalis ko ang hangganan ng mga bansa at sinamsam ko ang kanilang mga kayamanan. Ibinagsak ko sa lupa ang mga nakaupo sa trono. Kinamkam ko ang kayamanan ng mga bansa na parang nasa isang pugad. Tinipon ko ang buong lupa tulad ng pagtipon sa mga itlog na iniwanan. Wala man lamang pakpak na nagbalak lumipad, walang bibig na bumubukha o huning narinig. Mas magaling pa ba ang palakol kaysa taong may hawak nito? Mas mahalaga ba ang lagari kaysa taong gumagamit nito? Ang tungkod pa ba ang bubuhat sa may hawak nito? Kaya nga padadalhan ni Yahweh ang makapangyarihang Panginoon ng mapaminsalang sakit ang magigiting niyang mandirigma. At sa ilalim ng kanilang mga kasuotan, mag-aapoy sa init ang kanilang katawan, parang sigang maglalagablab ng walang katapusan. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang panahong iyo'y, sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marunong at matatalino at inihayag mo naman sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mo. Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang ama at walang nakakakilala sa ama kundi ang anak at ang mga pinili ng anak na pagpahayagan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.